ng mga idol ay nagko-connection doon sa ating capacitor na ginagamit. So 10 UF mga idol ang kinakailangan pagka was motor. Kasi doon sa aking binaklas, nag-reading lang siya ng 8.2. So kinabitan ng 9 UF. So ang pasok sa kanya, yung pinagpalitan ay 10 UF. Kaya nangyari mga idol ay napaikot ko naman, kaya lang mahina. Iya. Pati sa dyan. Guys, magagawa tayo ngayon ng washing. So guys, check natin yung kanyang ano. Check natin yung kanyang supply. Kung may continuity. Kailangan may beep sound. Wala. So guys, may nakita tayong ano, lagot na wire. Itignan natin kung nasira o talagang may nalagot lang. Ito yung kanyang capacitor. Parang ginalaw na ari, but may electric tape. Kaya ni-plate na niya. Saan kaya yan? Itaas. Itaas. Itaan. Muna natin yung kanyang kapasitor. Lipat lang natin. Milliamperes. Wala pang 5 amperes. Palit na ito, kapasitor nito. 8.2. So dito guys, pagkakataong ito, pinabuti natin i-check yung kanyang kapasitor. So dapat dito, ang gagamitin natin ay 10 UF. Dito guys, sa power cord niya, walang supply, walang continuity. Pero buo naman yung fuse. So sinunsun natin yung dalawang linya nito hanggang dito. So meron naman, may continuity siya. Itetester natin yan ito. Ito yung papunta ng motor. Ito guys, ay isang running tsaka isang starting. Lang natin. Ano na yung common? Yung connection eh. Fifty-four. So yung mga idol, nakuha na natin ng starting at saka yung running. So parehas na 54, okay. So yun nga, madali sabi mga idol, nung ating makuha na ng resistance yung was motor ay buo naman mga idol. So hindi ako masyadong expert dito sa washing machine, at ako talaga ay, kung mapasin nyo sa mga vlog ko, ay sa motor ako lagi kong ginagawa. So inaalam ko din naman lahat mga idol, at para naman yung ating knowledge ay mapalawak. So dito sa aking personal na pagdadiagnose dito mga idol, at sa pagkakaalam ko
sa pag-troubleshoot ng ganitong mga was motor o washing machine na ayaw umikot. So wala siyang ugong, so totally wala pagka sinaksak niya yung power cord. So alam naman natin dito mga idol kung saan natin hahanapin yung common. Kasi ang common nun mga idol ay nanggagaling doon sa isang linya natin ang galing ng ating sa power cord. So papunta yan ng ating was motor, yung gitna, yun ang common. Isang linya niyan papunta doon sa gitna ng ating was motor. So yun mga idol ay mayroong reverse yan, or tawagin natin ay clockwise at saka counterclockwise. So dalawa yon, dalawang wire yon. Yung isa nun, yun ng mga idol ay nagko-connection doon sa ating capacitor na ginagamit. So 10 UF mga idol ang kinakailangan pagka was motor. Kasi doon sa aking binaklas, nag-reading lang siya ng 8.2. So kinabita ng 9 UF. So ang pasok sa kanya, yung pinagpalitan ay 10 UF. Kaya nangyari mga idol ay napaikot ko naman, kaya lang mahina. Kaya yung aking may stock ako dito na capacitor na 10 UF. So siya ko namang kinabit dito. So madalit sabi na nagawa na natin ang paraan yun. So importante nga, dumabalik ako doon mga idol sa pag troubleshoot. Hanapin nyo lang yung common. So pag tinis nyo yung tulad nun, isang kulay dilaw at saka isang kulay puti, so nakakuha tayo ng reading na 54, sa kabila ay 54, okay po yon. Hindi po importante kung anong marireading nyo, ang importante po dun ay parehas yung reading nya, magbuhat sa pagtitest proof natin. Yung isa nakapermis dun sa ating common, kailangan yung dalawa ngayon ay pumalo siya ng parehas ang reading. Mata mapa 3.5 man yan o 2.5, kailangan parehas. So pagka nagkaparehas, gumamit kayo sa common at tinis nyo naman yung parehas na reading ng magkabila nung ating sa was motor. So tulad nga ng 5.4, so napapatako siya ng 10.8. so okay yung motor pagka ganun. So kaya yan, sa paitaas naman tayo nag-troubleshoot papunta sa kanyang timer. So yun, nakita natin ay may mga naputol at nakain ng daga. So chinek din natin yung timer niya. So yun yung ating trigger, yun yung pinaka starting natin pagka yung ating power cord ay sinaksak na natin sa ating mga ginagamit natin saksakan extension pag tayo mga naglalaba. So yun nga, dumiretsyon tayo mga idol doon sa kanyang timer. So yan, pinagdudugsong na natin, kinabit na natin yung color coding lang naman yan. So isa pa rin yan sa naging problema ng ating ginawa. So ang totally problema niya mga idol ay yung kanyang capacitor ay talagang papalitin. So may mga lagot-lagot nga dito, kaya hindi niya mapaandar din yung motor. Pero sa motor mga idol, walang problema. So ganun lang ang pag-aayos niyan. Kaya importante mga idol ay gumamit kayo ng multimeter or tester, kasi yung ang magtuturo sa inyo kung paano mahanap natin yung trouble. So yun mga idol, tetestingin lang natin yung washing. So yan mga idol, gumagana na yung kanyang wash motor, makakapaglaba na yung may-ari po nito. So yan. So ganoon lang mga idol ang pag-ayos, pag-troubleshoot, kung paano natin malalaman kung saan ang problema. So ang naging problema lang nito ay yung kanyang sa taas, sa timer, yung mga lagot na wire at saka yung kanyang capacitor ay hindi na niya naabot yung kailangan na amperahe na para doon sa ating was motor. So 8.2 dapat, mga 9.2 man lang para talagang makuha niya at mapaikot niya yung ating motor. So ganoon lang mga idol. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at paki-hit yung ating notification bell at para maging updated pa kayo sa aking mga video yung upload. O kung gusto niyo mga idol na personal pagpagawa sa akin, magsadya lang kayo dito sa akin, si Chutal, Barangay San Pedro, Chaong, Quezon, at may discount po kayong malaki. Yun lang, God bless.